Denbao, Sega, Chico, Lenin. Off switch is musically harmonious noise. When light is off, when switch is broken, it is composed of four members and this is the most drunk band in the world. Their genre is grunge metal, but it sounds like Britney Spears to me and Ariana Grande.
guitarist. Si Gab, drummer ng Offswitch. Ako pala si Lenin. Ang hakong instrumento ay bass. Chico or Jerome, gitara at vocals. Maraming banda na naka-influensya sa akin. Sobrang dami kong isa-isay natin, pero mostly genre nila rap metal, metal, post-hardcore. Siguro kung sa Pinas, Slapshot, Greyhounds, Kiss pa sila dati, yung kasi na sila. Skychurch, Typecast, Urban Dog, Fast Pitch. Tapos kung international naman, Slipknot, Lamb of God, Killswitch Corn. Mga post-hardcore, Bring Me the Horizon, Under Oath, Talasana, Bless the Fall. Yung mga ganong banda na ka-influence sa akin. Influences. Nagsimula sa Beatles, Eraserheads, River Maya, piano, then Woods, Philippine Violators, nag-evolve papuntang new metal. Una ko napakinggan Rage Against the Machine, then napunta sa Deftones, then from Deftones doon na talaga ako nag-focus na makinig ng new metal. So from Deftones, Korn, Limp Bizkit, System of a Down, Ultras Punk, tapos nag-evolve ulit siya hanggang nakinig na rin ako ng Sepultura, Slipknot, then time goes by, nag-explore ako, nakinig ako ng djent, medyo mabigat, nandyan yung Meshuga, tapos yung mga ibang side project ni Chino, pinakinggan ko din yan, like Crosses, Crosses and ano nga ba yun? Palms, yan. Marami pang iba. Oh, marami. Usually from 80s and 90s bands, yung mga early 2000, classic, jazz, pop, J-pop, talagang nauso yung mga anime, yan, J-pop, punk, emo, alternative, grunge, rock, acid, glam, metal, new metal, black metal, goth, hardcore, grindcore, psychedelic. Siguro kahit ito na lang kung ano mapagtripan. Start talaga ako sa grunge, tapos ng grunge, naging punk, yung mga emo punk, mga ganun, tapos mga new metal agad, mga metal ganun. Tapos, of course, nung makalimutan yung root, kaya banda ko yung Nirvana talaga, doon ako lang, so then, tapos, naluhalo na, 90s grunge, ganun, so then, ako doon. Tapos, tapos naging punk, yung mga Blink-182, mga Infant Glory, mga FX, mga MXPX, mga ganun. Yun yung mga click ko dati sa mga punk, tapos sa metal, mga metal, mga ganun, mga Deftones, mga Sepultura, Pantera, Slipknot, Korn, pa yung Basali Dying, mga Of Mice and Men, tapos sabi yung mga Metallica, ganun, Spunk 20, tapos, actually marami pa, tapos nagaluhalo na siya eh, ganun, parang ganun. Ngayong time kasi ng pandemic, yun yung challenge sa amin eh, kasi magkakalayo kami. Si Gab at si Chico nasa Pinas, kami ni Lenny, nandito kami Singapore. Kaya medyo mahirap mag-record kasi normally pag gumagawa kami ng kanta, ayun, record kami kanya-kanyang riff. Tapos after noon, magsaset kami ng date, dito kami sa studio, doon namin bubuin, doon namin na-revise hanggang sa mag-iisang kanta na. Tapos noon, record, tapos mastering.
siguro itong pandemic kasi nga medyo tinamaan ako din ng pandemic kasi medyo nagka-anxiety ako during that time before ako umuwi ng Pilipinas, that's why nag-decide ako umuwi. So everything is well nung umuwi ako. Salamat sa Diyos at surviving. Yung nandito pa lahat ng band members sa Singapore, wala namang ganong challenges. Siguro mostly na lang yung makompleto yung kanta. Kasi marami namang materials, so hindi naman kaso yung kung makakabuo ng album hindi. Kasi target namin 10 songs. Pero nung nagka-pandemic, umuwi na ng Pinas yung vocals namin, tsaka si yung drummer na si Gab, yung vocalist namin si Chico. Yun, medyo mahirap yung composition kasi kailangan hiwa-hiwalay na yung paggawa ng kanta. Yung challenge sa banda namin ngayon is yung distance namin bawat isa-isa kasi yung dati nasa Singapore pa kami lahat. Tapos, mas madali siyang ibuo yung kanta. Tapos, compare ngayon, naka-uwi na si Gab at saka ako dito sa Pinas, tapos si Lenin at saka si Ben nandun sa Singapore. So, mas nahihirapan kami ngayon kasi yung pag-coordinate namin. Kasi dahil sa pandemic eh. Tapos si Gab naman, nahihirapan din siya kasi sa biyahe ngayon, pandemic, tapos yun, siguro kapag maluwag-luwag na, makakuha siya, magawa na siya ng drum track sa kanta, tapos saka na lagyan ko ng vocals para mabuo na. Yun talaga yung challenge namin ngayon. Mas nadali talaga kapag gawin kapag lahat kayo same ng place. Bali, di naman talaga ako original ng Opswitch. Nagkasabay yung gig namin nung isang banda ko tsaka nung Opswitch. Tapos sabi sa akin ni Gab, tinanong ako ni Gab kung gusto kong jumam sa kanila. Siyempre, sino ba ayaw jumam sa kanila? Jumam ako, pinag-aralan ko yung kanta nila. Tapos nagka-gig kami. Tapos after nun, ayun, naging Opswitch na ako. Sino ba naman ayaw na diya? Tagpuan ko ang Opswitch through Chico. Chico talaga ang Opswitch. Actually, tinawagan niya ako. I mean, hindi siguro tinawagan. Minessage niya ako. Naghanap siyang ng drummer. Dahil ni-refer ako ni Idol Mar from Mi Ultimo. Thank you to you. Yun, doon na nagsimula. Then during the time, co-cover kami ng Chevelle. Tatlo lang kami nun eh. Si Chico, ako, at si Lenin. Yes. Nag-start kami around 2017. Nirefer ako nung kaibigan ko kay Chico kasi naghahanap daw siya ng mga band members. Tapos sakto nag-lilo na rin yung mga current kong bands kasi nag-uwi na rin sa Pinas. Tapos sa una namin gig noon ay sa Kings and Barrels. So nag-start kami as trio. Pero along the way, na-feel nga namin na parang kulang pa yung instruments sa mga kanta namin. So bago kami sumali ng bands, dinag-gig namin si Taliman as our synth. And then after that, dinag-gig pa namin si Ben para isa pang gitarista. Actually, nag-start siya yung time na yun na naghanap ako ng kabanda dahil yung banda ko dati na disbanda kasi hindi nag-work, kulang kami ng tao din. Tapos yung banda na 4 days ahead pala yun. Tapos yun, na-board ako. Tapos kinausap ko si Mar, yung Mar na sa Miltimo. Tapos sabihan niya ako na mayroon siyang kilala na drummer. O sabihin niya na number. Tapos yun pala si Gab yun, pinunta ko, kumayo naman si Gab. Tapos yung bigay naman sa bass, si G-Parts. Si G-Parts yung banda na Supercharger, tapos Lumatox. So, yun yung banda ng G-Parts na siya yung nag-recommend
sa akin ni Lenin kasi dati nagkuhan siya ng division doon sila, nagpakti sila. Tapos binigyan ni G-Parts yung number ni Lenin. So kinunta ko naman si Lenin, tapos pumayag naman siya. Tapos yun, nagplano kami gumawa ng kuhan, ng cover mo na sa kuhan, yung Chevelle. Kasi three piece kami noon eh. I mean, tatlo lang kami noon. Tapos yun, afternoon, yun yung off-switch, buo na. Tapos, to make the story short, fast forward ko na lang, sumali kami ng Vans, tapos dinagdag namin si Taliman. After ni Taliman, si Taliman yung nag-synthesizer sa amin. Tapos, after nun, dumating si Ben. So, kasi napansin namin parang may kulang kasi. So, yun, nag-apat kami. Hindi dahil kay Matt tsaka ni G-Parts, hindi ko matagpuan yung mga hayop na yan. Joke lang. May upcoming album kami, kaso kulang pa na isang kanta. Bali, ginagawa na ni Gab yung drums. Tapos lalapatan na yung tiba ng vocals. Tapos nun, mastering na. Tapos yun, pwede na namin ilabas. Ang hirap kasi magkakaiwalay ngayon. Kung magkakasama lang kami, nabuo namin kaagad yun. Album? Actually, yes, meron. Hintayin nyo na lang kasi medyo matatagalan siya kasi nga pandemic. Actually, ang kulang na lang is yung drum track ko. Kasi hindi ko pa siya maasigaso kasi nga bawal lumabas. Hindi ko pa ma-schedule kasi nga hindi pwedeng mag-travel o makipag-kapitbahay. Travel worth lang talaga ako ngayon. Kaya soon, hintayin nyo na lang. And God bless sa lahat. Ah yes, meron kaming upcoming album. Pero yung huli naming kanta medyo ongoing pa. Kasi nga nasa Pinas si Jabba Chico, so medyo nahihirapan yung pag-record para sa part nila. Kasi nga lalo na ngayon pandemic. Pero so far okay naman yung progress niya. Tingin ko matatapos na rin in the near future. Actually yes, meron kaming upcoming album na binubuo namin ngayon. Actually isa na lang kulang para larga na tayo. No? Tinatawag namin na Float. Gawa ito ni Gab, tapos ito yung last namin na kanta para maging 10 songs siya bago natin isalang sa mga online stores like Spotify. Hi guys, sana supportahan niyo yung bandang Off Switch. Actually, meron din kaming YouTube channel. Meron din kaming Facebook page. Check niyo na lang sa baba yung link. At saka guys, be safe, lalo na ngayon sa pandemic ngayon. And God bless you all. Sana matapos sa pandemic na to. Okay? Maraming salamat sa lahat. Adios. Sorry,